lang ni Arjun V. Hime. Bukas ay araw na ng pasukan. Lahat ng mga mag-aaral ay sabik na pumasok sa paaralan. Habang nag-aayos ng gamit si Jose para sa kanyang unang araw, sa ika-apat na baitang, bigla siyang tinawag ng kanyang nanay Lorna. Agad namang lumapit si Jose sa kanyang ina. Jose! Magtatanghalian na! Pumili ka nga muna ng kakailanganin natin para sa lulutuin kong adobong manok. Opo, ano po bang bibilin sa tindahan? Tanong ni Jose. Bumili ka ng paminta, mantika, suka at toyo. Tugon ni Nanay Lorna kay Jose. Sige po, Nay! Tugon ni Jose. Pumunta na si Jose sa pinakamalapit na tindahan ni Mang Melchor. Magandang tanghali po, Mang Melchor! Bungad ng masiglang bata sa may-ari ng tindahan. Magandang tanghali rin sa'yo. Ano bang bibilihin mo? Tanong ng tindero sa bata. Pinabibili po ko ni nanay ng halagang 5 pisong paminta, 1 bote ng mantika, suka at toyo. Magkano po lahat? Tanong ni Jose. 5 pisong paminta, 20 pesos ang mantika, 10 piso ang suka at 15 pesos naman ang toyo. Kaya lahat-lahat ay 50 piso. Ang tugon ng nakangiting tindero. Salamat po, Mang Melchor! Walang anuman, Jose. Sa kanyang pag-alis ng tindahan, nakasalubong naman niya si Aling Helen na kanilang kapitbahay. Magandang araw po, Aling Helen! Pupunta pala kayo rito. Sana ako na lang ang pinabili niyo para hindi na kayo napagod. Naku, oo nga eh. May kulang pala ako sa akin lulutuin pananghalian. Oh, di ba may pasok ka na bukas? Opo, kaya nga po nag-aayos na ako ng aking mga gamit at hindi muna ako nakipaglaro sa aking mga kaibigan upang makapagpahinga. Maghapon na naman po kasing titigil sa paaralan at hindi na makakatulong sa tanghali. Sige po, mauna na ako. Magandang araw po, Mang Kaloy. Pahinga muna kayo. Kanyang bati sa kaibigang abala sa pag-aayos ng kanyang sirang tricycle. Sabay kaway. Oy, Ben! Kumusta? Handa ka na ba bukas? Umuwi ka na at mainit ang sikat ng araw. Pasukan na natin bukas. Sige ka. Ikaw rin, baka magkasakit ka. Mamiss mo ang mga mangyayari sa unang araw ng pasukan natin. Ang paalala ni Jose sa kanyang kaklase na abala sa pagbibisikleta malapit sa kanilang bahay. At sa wakas, nakauwi rin si Jose sa kanilang bahay. Mingiti sa labi dahil nakatulong siya sa kanyang nanay at nakita niya at nabati ang mga taong malapit sa kanyang puso. Sa isip niya, napasaya rin niya kahit papano ang mga taong kanyang nakita sa pagbili niya sa tindahan ni Mang Melchor. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Paano ipinakita ni Jose ang pagiging magalang? Hintayin ko ang inyong sagot, ha? Maaari niyo ilagay ito sa comment section ng videong ito. Muli, hanggang sa susunod na kwento ni Binibining Presi Mendoza, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!